So mga paps, musta pala? Ngayong araw pala, may isishare akong problema sa inyo. So, simulan na natin ito mga paps. So mga paps, magdadrive ako. Dadaan ako sa mataas na humps. Pakinggan nyo kung ano yung maririnig yung ano, kakaiba. Ito, medyo mataas ito. Pakinggan nyo mga paps ha. Wala pa. Dito. Dito madalas ako tumatama eh. Pakinggan nyo mga paps. Nahuli nyo ba? Yung pagkadaan ko doon sa housing ng tug gumanon. Pabalik ulit ako. Ito. Pakinggan nyo. Narinig nyo? Yung tunog niya parang ano, may echo. Kalampag na may echo. So, pakinggan niya, mataas ng humps. Narinig niyo? May sumasayad sa ilalim, parang lagotok o kalampag. So mga paps ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung sira sa ilalim niyan. So ito mga paps, yung sira. Ayan o. Kita niyo? Yung pinaka-hanger niya rito, sira. Yan, kaya ito, lumulundo, itong pinakaano natin, exhaust natin, yan, ito, lumulundo yan. So, yan naman, papasara na. So, gagawin natin ngayon, papalta natin yan. Tanggalin ko lang yan, mga paps. Shit, tanggalin na. Ayan, tanggal na, mga paps. So mga paps, ito yan. Ito yung ano natin, yung rubber hanger natin. Ngayon, kaya sumasabit yun dahil sira na to. Ayan, ito sira na to. So ngayon, gagawin ko na lang. Pareho lang yan kasi tingin ko replacement na to eh. Yung original nito, iba itsura eh. So ang gagawin ko lang, install na natin to doon mga paps. So ayan mga paps, install na natin. Kapag hindi kasha, pwede nyong dagdagan yung butas. So ayan, try natin pasok to. Goma lang naman yan. Yan. Ah, hirap. So, lakihan ko na lang yung butas mga paps. Yan. So okay mga paps yan, nalakihan ko na yung butas yan. Oo nga pala, baka may nagtatanong, bakit hindi ko ginamit ng chinelas? Okay. So ito yung ordinary yung chinelas, yan. Kaya hindi ako gumamit ng chinelas, kasi sa side na yon medyo mabigat yung ano, yung dadalhin nito. Yung chinelas, applicable yon doon sa bandang ano na, sa bandang tambucho na. Mas magaan kasi yon kumpara doon sa pinaka ano niya, bandang exhaust niya ito. Kaya hindi pwede kong gamitin to kasi masisira agad yan kumpara dito. Yan, kitang-kita nyo na may rubber. May mga chinelas din na makakapal pero iba yung pagka-rubber nito kesa sa rubber ng chinelas. Ang rubber kasi nito, kung di ako nagkakamali, ito yung ano, ginagawa rin nila na ano, na pang-engine support. Kaya matigas yung rubber nyan. Yan, ito kasi kaya nasira, matagal na to. Hindi ko alam kung ilang taon na to. Yan. So, ayan siya. So, ito ngayon, nagagawin ko, ilalagay ko na lang mga paps. So, ayan mga paps, ilalagay na natin to. Okay, so, paglalagay nito, unahin muna natin to dito. Ayan. Ilag ko muna yun dyan. Ayan. Ayan. So, ayan mga paps, nakikabit ko na to dito sa dalawa. Ngayon, kakabit ko na yung ano, yung dito naman. Okay, sa pagkakabit ito, iaangat ko muna to. Itong side na to, iaangat ko kasi mabigat yan. Gagamit na lang ako ng ano, ng floor jack. Kasi ito, usog ko muna to. Yan. So ayan mga paps, nakapit ko na to. Ngayon, ibababa ko na yung ano, yung floor jack natin.
So ayun mga Waps, okay na. Nababa ko na yung floor jack, okay na. So nagsusupport na lang dyan yung pinaka rubber hanger niya. So ayun, solid na yan mga Waps. So mga Waps, hanggang dito na lang yung video na to. Sana nakatulong tong video na to in case na magkaroon kayo ng same problem tulad ng sasakyan na to, okay? So double check muna yung rubber hanger sa ano natin, exhaust, yan sa muffler, yan hanggang dun sa dulo, check nyo. Kasi pag dumatama yan sa humps, marinig nyo yung kalampag, minsan parang nag-e-echo. So mga Waps, huwag nyo kalimutan i-like at subscribe ang channel ko para makagawa pa ako ng mga gandong basic na video. Huwag nyo rin kalimutan i-hit ang notification bell para updated kayo sa video na ginagawa ko. Ano mga Waps, hanggang sa muli.